오빤 강남 스타. 강남 스타. 아비 뉴이. 강남 스타. What's up? What's up? 망아 배시와. 이거 좋아요? You know. Long time no vlog mga beshiwap. What's up sa inyo? So for today's video, ang ating topic ay about sa living expenses. Kasi marami nagtatanong kung magkano daw bang inaabot ng living expenses dito sa South Korea. Okay. Sample ko lang yun sa akin, no? Bali, 1 month yun. Gagawin natin to every weekend. Kasi weekend kami namimili ng mga pagkain. So tara, ito yung mga napamili ko, papakita ko sa inyo. So yun yung mga nabili natin, no? Tinapay, buko juice. Ayang ano, Dole na pineapple juice 555. Palaman, Jelly Ace, itong biskuit, tinapay ulit. Pati yung tinapay na binili ko kasi nagbibigay sila ng ano, ng tinapay tuwing weekdays. Ayan, saging saka tinapay. So mga beshiwap, dito sa company namin, Monday magbibigay sila ng ramen. Tuesday, yung sausage. Pangatlo, yung Wednesday naman, tinapay ulit. Pang Thursday, ramen ulit ang binibigay. Tapos pang Friday, tinapay ulit. So, nakatipid tayo ng kahit papano ng konting ano, pagkain. Kasi sa ano yun, sa company lang namin yun. Tuwing mga panggabi, mga Yagan boys. Sa Chugan, sa pangumaga o day shift, wala silang natatanggap na ganun. Kami lang mga night shift. So, ang naggastos ko mga beshiwap ay ito yung resibo. Hiningi ko yung resibo. Umabot siya ng 28,680. Ilalagay ko na lang sa screen kung magkano siya sa peso. So yun ang unang linggo natin. So abangan nyo na lang sa next week kung magkano ba yung susunod. Masap-masap sa inyo. Ito yung day 2 natin. Day 2. 2 weeks natin na budget. So ang binili ko lang ang mga beshiwap, ito Dole isa. Last week bumili rin ako ito dalawa. So may isa pa hindi ko nainom kaya... Ayun, may budget tayo na. Tapos bumili ako nitong yogurt. Ayan. Ang price niya, nalagay ko na lang sa screen. Tapos bumili ako nito 5,001. Ayan, nakalagay o. Ito ay buko. Last week pala, bumili ako 2 piraso lang. Eh, masarap kasi ito eh. Gusto ko to. Okay. Yung buko na ganyan. Buko. Sunod. Tapos binili ko ito. Saging. 3,480. Balis. 6 na piraso. 7 pieces pala to. Ang price niya is 3,480. So, yan yung budget natin. Tinapay, kasi may palaman pa ako last week. Bumili rin ako ng tinapay na ganito. Tapos ang palaman ko. So, ang price nito ay, ilagay ko na lang sa screen. Wala siyang price dito eh. Tapos ito pala, purutas. Bumili ako nito. Masarap to, 5,001. So, ilagay ko na lang sa screen kung magkano ang presyo. So, ito yung resibo. Kinuha ko rin. So, naka 21,380 tayo. Nung last week is 28,001 ata, mahigit. So, 21,000 tayo. So, sa totoo lang talaga mga beshiwap, itong 21,000 na to, hindi ko to ginagawa. Hindi ko to sumarang tipid ako. Ngayon lang kasi, living expenses topic natin eh. Ito na yung budget ko ng isang linggo. Kaya, sa third week natin, abangan nyo na lang. Sa fourth week, hanggang umabot ng susunod na sahod. So, yun. Tingnan natin kung makakamagkano tayo sa loob ng isang buwan. Yun yung living expenses dito sa South Korea kapag ikaw ay nagtatrabaho. Pero kung ikaw ay nagtuturis or ano, malaki ang gastos kasi lahat bili. Lahat labas ng pera. So yun lang. At hindi ko pa pala naisasama ngayon yung August 1. August 1 ngayon. Bukas ay August 2 na. Yung kasi ngayon, bakasyon namin, summer vacation. May ano kami, 10 days kami bakasyon. Kaya yung pagkain namin dito sa Kisok, sa Gambaga kami, nagluluto sila. So, ano, hindi ko na naisasama. Pero ngayon lang to kasi natsyempohan na bakasyon. Pero yung isang buwan talaga na straight, puro trabaho, tapos Sabado Linggo lang walang pasok. Ayun, ito yun. Yung 28,000, 21,000 ngayon. Ito yun. Tapos sa susunod na linggo, ganun ulit, tingnan natin kung ano ulit yung kakainin ko at yung magagastos ko pala. So, sa susunod na ikapat na linggo hanggang sa mag-abot na ng isang buwan, ayun, total natin kung magkano yung magagastos ko at saka yung sinahod ko nun, yung time na yun. Itong last month, yung sinahod ko. Pagbabudgetin natin yung magkano yung natira, lahat pag-usapan natin. Wala tayong tatago para magkaroon kayo ng idea. Okay.
Ito na nga, ito na yung ating third week na allowance. Ito yung ating topic na living expenses. So, ngayong linggo, ang budget ko naman is hindi ako nakapamili kasi yung last week kasi na binili ko, may natira pa doon na biscuit, may natira pa na mga drinks kasi 'di ba bumili ako last week ng ano, ng mga drinks tsaka yung prutas. So, ito papakita ko sa inyo, no. Ayan. So, ayan yung mga drinks na natira. And then, may prutas pa ako. Kasya pa yan isang linggo. Kasi, gaya ng sinabi ko sa inyo, meron tayong ano, meron dito sa company namin, tuwing panggabi kami, meron binibigay na mga pagkain, may binibigay sila na, basta sa panggabi lang, sa pangumaga, wala. Tapos, ito yung tinapay na binili ko, is 10 pieces yan. So, yan, marami rin tayong allowance. Ito yung binili ko lang ngayon. So kung ano, kung ang ngayong linggo ang nagastos lang natin is nasa ilalagay ko na lang sa screen. So ito yung binili ko sa Kupang, 22 pieces 'yan. So naghati-hati kami tatlo nila, Andy at saka ni Janray. Ang 10 piraso kay Janray, 2 piraso kay Andy, saka 10 piraso sa akin. So ang total na nagastos namin is 23,500. So plus tech bin na 3,000 won. Ayan. So, ang binayaran namin is halos nasa 12,000. Sabi kami ni Janray. Tapos si Andy, pinagdagdag lang namin ng 500 won para sa delivery fee. So, ang allowance ko ngayong linggo is 12,500 lang. Wala pa akong binibili na iba. So, nakatipid tayo ngayon kasi yun lang yung binili ko. At saka may mga natira pang pagkain last week. So, yun lang. Sa next week, doon natin malalaman kung magkano yung total na nagastos natin sa loob ng isang buwan. Yun yung living expenses dito sa South Korea. Pero iba-iba tayo ng ano ng gastos dito sa Korea eh. Iba-iba tayo ng nagagastos, yung luho, pero yung pagkain talaga dito, yung allowance, yan. Ito yung topic na yun. So, abangan nyo na lang next week, no? Yun, no? Ito na nga, pang 4 weeks na budget natin. Bumili ako nito. Cheese at saka spaghetti ng Korea. Ito yung spaghetti. Bumili akong saging, 6 na piraso, 3,390. Lalagay ko na lang sa screen yung resibo. Okay, pag-protas naman tayo ulit ngayon. Kasi ito masarap to. 5,000 won. 8 won. Para siyang ano, melon. Melon. Tapos, siyempre, di mawawala itong ating drinks na dole. Pineapple juice. Kasi tayo ay high blood. Dalawa. 1,300 ang isa. Skyflakes. Bumili rin ako Skyflakes. Break time na mga 10 minutes yan. Ito yung kinakain ko. So, nagastos ko ngayon ay 17,340. Tapos, bumili ako ng Downy. Hati kami ni Andy. Dalawa kasi yun. Parang buy one, take one. Magkasama na siya. Tapos, ang price nun is 14,000 won. Hati kami, so 7,000. 17,340 plus 7,000. Yun yung nagastos ko ngayong linggo. So, ito yung resibo. Tapos yung unang linggo at pangalawang linggo, may resibo rin tayo. Yung pangatlo, wala tayong resibo kasi umorder ako nung sa Kupang. In-order ko yung oksuso, yung mais na tinapay, 10 piraso. So yun, pagtototali natin, tapos isama ko na rin yung sa dorm, yung living expenses talaga sa loob na isang buwan. Yung kinakasama na yung kaltas, tapos yung sinahod ko last month na ma-minus natin kung magkano yung matitira. Yun yung matitira na ipon mo or pwede yung padala sa pamilya yung natitira. Okay. You know mga beshwap, ito na yung last natin na pang fifth week. So ang binili natin, ito na yung binili ko, tinapay pa rin. So nag-crave ako sa mga cake. Bumili ako ng mga cake, tatlong cake. Tapos bumili ako nito ng juice na coconut. And yung allowance ko ito ngayong linggo. Tapos ito spaghetti at saka cheese na spaghetti cheese, ganyan dito. Tapos saging 4,031 na piraso to. 2, 4, 6, 7. 7 pieces, 4,031. Tapos ito, yung lagi kong pinakain, 4,900 na prutas. Para siyang melon. Nagustuhan ko siya, masarap. Tapos ito lang, pineapple juice. Wala na. So, nagastos ko is nasa 26,000 won. Walang resibo, yun ang nakalimutan ko. Hindi na resibo. Pero meron dito ng ano, meron na tayong internet banking. So, nagastos ko is 26,980. Ayan, 26,981. Yun yung ating nagastos for today. For this week pala. So, nakompleto na natin yung ano, isang buwan na gastos. So, isasama ko na lang dito yung ano, yung sakisok sa ipahit sa bahay. Korean, sa wifi at sa iba pa, yung mga kaltas namin. Yun yung magagastos
sa loob ng isang buwan na living expenses natin. Kaya sana nagkaroon kayo ng idea dito. Maraming salamat sa manonood at yun lamang, adios. So ito na nga yung ating pinaka total, ito total na pala natin ang ating nagastos sa loob ng isang linggo. So bago yun, ito nga palang sahod na to is nung June ko tinrabaho, then July 20 ko siya sinahod. And then July 25 nag-start yung ating tawag dito, living expenses na topic kasi yun ay araw ng Sunday, hindi ako nagkakamali, or Saturday. Kaya dun tayo nag-start. So ito na, ang first week natin na nagastos is 28,681. Sa second day naman is 21,380. Then sa third day, oksuso lang yung binili natin o yung mais na 10 piraso na tinapay, 12,500. Then sa ika-fourth day natin, ika-fourth week pala natin is 17,340 plus 7,000 dahil dun sa Downy. Siyempre, kailangan nyo rin yun mga beswa. Pero hindi naman buwan-buwan. Depende rin sa inyo. So, ang total is 24,340 sa ika-fourth week. So, and last week natin sa pang one month natin is 26,980 yung ating nagastos sa ating budget. Tapos, ang total niya is 113,880 won. So, sa peso is 4,896 yun. And then, sa ating payslip naman mga beshiwap is ang sinahod natin is 2,370,000. So itong payslip ko na pinakita dito sa screen, ito ay hindi masyadong malakas ang ating overtime. Kaya ito muna, natsempohan lang na sa topic na ng living expenses, ito yung ating payslip at dito natin ginawa. Kaya ang ating kaltas is 333,300 won. Kung sa peso, iko-compute natin siya is 14,331.9 peso. Ngayon, pag paplasin natin yung nagastos natin na allowance na 1, 2, 3, 4, 5 weeks o isang buwan, 4,896 plus 14,331.9 equals 19,227.9 pesos. Yun yung living expenses talaga. Kasama na dun yung kisok sa pee or yung dormitory, internet, SSS natin, yung parang PhilHealth, insurance, mga ganun. Kasama na yun, 333,300 won. So, ang natira na lang is 1,667.70. Sa peso is 71,684.01. So, yun yung ating sinahod sa loob ng July, isang buwan. June natin tinrabaho, July natin sinahod. Ngayon, imaminus naman natin yung 19,227.9 na living expenses natin. Kaya ang matitira na lang sa loob ng isang buwan mo is 52,456.11. So, itong 1.6 na ano, ngayon ko lang to sinahod, 1.6. Last nung ano, nung July. Kasi mahina yung company namin. Kaya ang matitira na lang sa'yo is 52,456.11 pesos. Ngayon, dyan na papasok yung pagbabudget mo. Yung magpapadala ka sa pamilya mo, may babayaran kang mga investment mo, or sa bahay. O, depende sa inyo, depende sa tao kung ano man yung mga binabayaran nyo. So, sana nakatulong tong vlog na to para magkaroon kayo ng idea kung magkano nga ba yung nagagastos ninyo sa isang buwan. So, depende talaga sa tao kung magkano, kung magastos ka o matipid. So, ito yung sample ng living expenses ko. So, siya nga pala kung napapansin ninyo, madaming box sa likod ko. Ngayong September 30 is, ano na kami, tapos na kami dito sa DSC. So, maghahanap kami ng bagong company. Pero, sa ngayon, stay put muna kami dito kasi wala pa kaming lilipatan. Kaya, sasamantalahin muna namin itong kisuksa. So, yung isang good news nga pala, yung isang box na, ano, dalawa kasi yung box ko, pinadala ko na siya sa Pinas. Pinadala ko na. So, antayin nyo na lang sa mga napili ko. 10 pa rin yung napipili ko. Hindi ko pa nadadagdagan kasi nga, medyo busy tayo. Sinusulit lang din natin yung bakasyon. Pero huwag kayong mag-alala. Bago dumating yung box na yon, yung mga libro, mga giveaway natin na ramen at saka mga kape, copy ng Maxim, ay makakapili na tayo ng people na makakatanggap nun. So, yun lamang. Maraming maraming salamat sa mga nanood at patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. At shoutout sa inyong lahat sa mga sumusuporta dyan. At sa aking misis, sa aking anak, sa aking mga katrabaho, shoutout sa inyo, DSC. Yun, maraming salamat at adios.